Sa gitna ng pandemya, masayang ginunita ng Benguet ang ika-isang daan at 121 na pagkakatatag ng probinsya sa Adivay Festival. Binuksan ito sa katutubong ritual na uwik at tayaw, ang katutubong sayaw para sa pagdiriwang. Kasama sa pagdiriwang, ang pagpapasalamat sa pagbuti ng COVID-19 situation ng probinsya. Ngayong celebration natin, after one year na wala tayong celebration ng Adivay, nakita natin na gustong-gusto ng mga tao, parang gustong bumalik na sa normal, na at least marami sana, mas marami sana, pero hindi natin magawa kasi alam naman natin na kailangan pa rin ng social distancing. So nakita natin na bumababa na yung mga kaso natin. Lately, may less than 10 na lang yung cases. Tapos paminsan-minsan umaabot siya ng mga 20, pero hanggang dun lang. Sa ngayon, papalo na lang sa 217 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya. Aabot na sa halos 20,900 ang bilang ng mga gumaling. Malaki ang ipinagbago ng sitwasyon mula noong buwan ng Setyembre at Oktubre. Tiniyak naman ni Benguet caretaker Eric Yap ang suporta nito sa Adivay at iba pang batas para sa Cordillera. Yung sa Cordillera Day, okay na. So yung Benguet Day naman, pasado na kahapon sa committee level. And then syempre yung autonomy ng CAR for debate na yan, nakapasa na sa appropriations yan. For debate na natin yan. So yun lang inaabang ako kasi kailangan natin madepensa na maayos para once and for all, matuloy na to, makapasa na sa House. Sa gitna ng pagdiriwang, isinagawa ang walk-in vaccination. Ito'y para mas mahikayat ang mga taga-Benguet na magpabakuna. Araw-araw tayong humihingi, nagte-text kay Secretary Galvez to prioritize. Ngayon, nananawagan naman ako sa kailiyang ko dito sa Benguet, huwag tayo matakot sa bakuna kasi marami tayong ngayon bakuna eh. Katulad dyan, may Pfizer ngayon na nakaantabay, mas kumukonti yung gusto magpabakuna. Kampante ang probinsya na sa lalong madaling panahon ay makakabangon ito sa bangungot na dulot ng pandemya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.